Hello guys! So ngayon nandito tayo sa Hey May. Hindi ko alam kung yun ba yung tamang pronunciation. Pero still, we're here on Iceland. And kung makikita nyo, nandun lang yung barko namin sa likod. And right now, pinayagan ako nung aking staff engineer or yung aming second engineer dito na lumabas ako. Hindi nga ako nagpaalam eh. Siya nang sabi sa akin na lumabas ako ngayon kasi marami daw magagandang places na pwedeng akyatan dito. So, ang pupuntahan natin is that one, that mountain. So, yung may parang tower sa taas. So, yun yung pupuntahan natin kasi marami nagsabi sa akin na maganda daw dun. Actually, pagdating namin dito, okay yung weather, mainit. But, paglabas ko, it's raining. It's raining kasi meron tayo dito parang full of water. Full of water. So, yun, pupuntahan natin yan. Tayo akyat kasi sabi sa akin nung isa sa mga crew dito na nakakita dyan, it's a bit challenging daw kasi kailangan daw mahawak sa rope para makataas doon. So sasama ko kayo guys papunta doon. So dito sa part na to meron daw volcano. I don't know kung yung ba yun, yung mataas na yun or meron pang something doon, pero meron daw dong volcano. Pwede din daw yun puntahan, pero sabi ko mas gusto kong puntahan yung medyo challenging. And sabi nila yun daw, yung akyat with the rope. So we'll see. And it looks high. Tara. Actually, I don't know which place to go. Pero tinitinan ko lang yung bungad ng mountain kung saan ba siya mag-start. We'll see. Hello guys, kung makikita nyo yung mga puti na yun na lumilipad ay mga ibon. So marami sila dito, parang doon sila nagsistay sa cliff. And right now, ito na yung bundok na aakitan natin. And hindi ako like super fan ng pag-akit ng bundok. Pero syempre gusto natin i-experience to. So syempre pauwi na rin tayo ng Pinas and gusto natin ma-experience lahat. Medyo maraming ibon dito. Pero yan, ito yung aakitin natin. Tawid na tayo. So ang daming mga ibon. Medyo maingay sila. So nandito sa likod ko yung bundok na aakitin natin. So from there, papunta dyan. Pupunta tayo doon sa pinakataas, doon sa peak. So kasi kung gano'n natin kabilis aakitin. So right now it's 2:01. So alas 2. So tara. Ngayon, feeling ko nandito tayo sa parang pinaka easy part ng pag-akyat na to kasi hindi naman siya ganun ka-steep and hindi pa naman masyado naglalayo. Pero dun sa part na yun kung saan may tali, feeling ko yun yung pinaka most challenging part. Pero ang mahirap kasi dito yung tatapakan is parang mga maliliit na mga bato, so hindi siya stable, so medyo madulas siya. Especially yung sapatos na sinuot ko ay rubber shoes lang, hindi siya talaga pang hiking. Well, wala naman talaga akong hiking shoes, I don't have any hiking shoes, so tis lang muna tayo for the hiking. Oh no, so may mga taong pababa doon eh, may mga stones na nahuhulog. Challenging. Gusto ko yan. Gusto ko yung mas na-challenge. Pero ang maganda dito, abang tumataas tayo, mas nakikita natin yung ganda ng view. And di muna ako magsasalita kasi ako'y napapagod na. Doon na lang, mamaya na lang. Let's go! Promise guys, ang hirap
akitin itong mga buhangin kasi lumulubog talaga yung paa. Feeling ko ito yung nagpapa-challenging sa kanya kasi madulas talaga. And meron ako nakitang dalawang lalaki na pababa, so hintayin muna natin sila makababa bago tayo fully umakit para safe. Why? I would highly advise that you turn back. Yeah, I would recommend not going there, especially not with your shoes. Really? Yes, yeah. It's very, very steep. Uh-huh. It's slippery. Uh-huh. You have to hold it the whole time and it's very exhausting. Too much. Yeah, I'll try. We can't stop you, so yeah. but thank please, you for please be careful. Yeah, yeah. Be very careful. Yeah. Thank you for sharing. And please watch that you don't keep the big. Yeah, I saw down. One. That was very dangerous. Yeah, yeah. Yeah. It's okay. Okay, good luck. Enjoy, guys. Where are you from? Germany. Germany, yeah. I'm from the cruise ship. From the Philippines. Oh, okay. Yeah. Okay, be careful. Thank you so much. Yeah. Enjoy, guys. Enjoy. So, may mga nakasalubong tayong foreigner from Germany. They highly advise daw na huwag pumunta dito. Kasi sobrang dulas nga. So, ito na yung start ng hike. So, may tali talaga. And kailangan mong gumapang pataas. Sabi nila huwag daw pumunta kasi hindi naman daw ganun kaganda yung view. And sobrang challenging. Yun yung gusto ko, yung challenge part. Pero gusto ko rin yung view. Pero gusto ko rin yung challenge. So I'll take the challenge and we'll see if we have a good view up there. Pero for me, what I have right now, it's beautiful already. I like it. So I'll take the challenge and I have the view already. So tara, taas tayo. So na-realize ko din na habang umakit ako, I should also look do sa taas. Kasi sometimes, sabi din ng mga nakasalubong ko, there are falling rocks. May mga nahulog na mga bato. And of course, kaya naman natin masaktan. So, tuloy lang tayo sa pag-akyat. But actually, you can climb na walang tali. Pero, mas secure lang pag meron. So, for security. And para mas madali din. So mag-ingat lang muna ako na huwag masyadong mabilis kasi baka may matalisod akong bato and mahulog. Andun pa naman yung mga ibang hikers, so para safe lang din. Andito na tayo sa bigger rocks. Dito ko feeling ko mas challenging siya. Pero mas gusto ko mas stable kaysa dito. So tuloy natin. Binigyan din nila ako ng babala kung gusto ko din daw tumuloy. Kasi my shoes is not for hiking, as they can see. Gusto ko lang makita niyo yung sarili ko. Napagod na pagod na. Naniwala ako sa simple hike lang daw. Yeah, simple. Hindi ko lang kung anong mahirap sa kanya. Pero this one is hard for me. And tinan mo yung mga bato na pwedeng mahulog sa akin anytime. But the view is exceptional. It's beautiful. Continue. Oh, okay. So may nakita ko doon parang tali. So I guess pwede kang umakyat papunta doon sa taas. Pero hindi natin kaya yun. So I have this one side. Oh! Papunta sa left part. Oh wow! Wow! Takot ako kasi itong part na to, tinatapakan na siya kanina. Hindi ko alam na doon na pala siya sa other side. Medyo mangin. Maraming beses ako nasusurprise na yun na pala yung point doon. So on the other side pala is bangin na. So pakita ko muna sa inyo yung akitin natin. So yeah, that's the way going up. So, ngayon nakikita ko na yung tali. And mas magandang maglakad dito sa mga grass compared doon sa mga buhangin. So ito talaga mas stable siya. Mas makakakyat. So tara, tuloy tayo. Malapit na tayo sa taas and palagi ko medyo mahangin. Pero let's go.
Hello guys. Andito na ako ngayon sa taas. And pagdating ko, I don't know what to say. I'm very speechless talaga. And sorry kung medyo mahangin. Kasi nandito tayo ngayon sa pinaka peak nung burol na inakitan ko. And just look at the view. Grabe, look at the turquoise water. And the landscape of the mountains. Grabe, napakaganda. And makikita nyo, diba, ang dami mga white na lumilipad. Those are birds. Napakaganda ng nature dito. And yung hangin dito is perfect lang. You have the heat coming from the sun. And then yung konting hangin na medyo malamig. So hindi ka talagang manginginig sa lamig dito sa taas. And then kung sawa ka na sa nature, you can also see yung city. Hindi naman siya city, I guess, but yung urban place. So makikita nyo, napakaganda din. And dun sa taas, I don't know which of these two or both of them are volcanoes, but either of the two. So ngayon dahil tayo ay may pagkain, hanap lang ako muna ng place na hindi masyado mahangin. And yung makapagpahinga rin ako kasi dito sa part na to medyo mahangin. And hanap muna tayo ng place saan makakain natin yung merienda natin na kinuha pa natin sa barko. Tsaka pansin ko lang din dito sa taas, ang bango kasi ang dami ding mga bulaklak dito kasi summer season na rin. And marami mga flowers ang nag-bloom. On the side guys, makikita natin yung barko namin. So so yan, yung maliit na yan. So yan yung barko namin. So ang ginawa ko, naglakad ako from dito pupunta dyan, dyan. Hanggang makabot ako dun sa pinaka bottom part ng Burol. And nandito tayo. Ito yung field sa taas. Pakaganda ng view. Guys, kung mapapansin nyo, actually nandito na ako sa gilid ng bangin. Sorry ma kung napaparod mo to. Pero kung makikita mo, ayun na. Nakatakot sa part na to. Pero yun na yun. Ito yung side yan, dito. Konti na lang, yun na. Wala na yan. Wala na yung bato-bato na ano, diretso na yun sa baba. Nakakatakot sa side na to. Pero very peaceful naman. Pero yun lang. Kung isipin mo na nasa gilid na talaga ako ng cliff. So yun na. Bangin na siya. Medyo nakakaba. Pero diba, the view is it's just beautiful. So meron tayo dito ng tinapay na nanggaling pa sa barko. Baon natin. Tatanggal din tayo ng mga bato sa ating sapatos kasi sobrang dami. Yun lang yung mahirap kasi yung sapatos natin ay hindi fully concealed kasi hindi siya pang hiking talaga, so hindi natin maiwasan yung ganito. Pero ayos na yan, makarating din naman, basta nag one step at a time. Mas mahirap nga lang. Naiisip ko lang, what if mahulog yung sapatos ko dun sa side. Sa baba, wala na. Nakapaalang ako. Mas magiging challenging yung hike na to. Pero narealize ko lang din sa hike na to is yung sinabi nung nakasalubong ko kanina na wag ko na daw ituloy yung hike dito patas kasi hindi daw ganun kaganda yung view and hindi daw ganun ka worth it yung pag-akyat. Challenging siya kasi hindi siya yung normal na akyat ka lang. Dito kasi kailangan mo talagang kumapit sa tali and gumapang kahit ng konti. Pero for me, the view is just perfect. Siguro hindi lang nila napuntahan yung part na to, pero for me, the view is perfect. The view is perfect, kita mo yung buong place, and then sa other side naman, makikita mo dun yung landscape and the sea. And the weather is perfect, nakakain pa tayo. So for me, this place is really, really, really good.
good, and the weather is just fantastic. So I just want to thank God for all of the blessings na na-receive natin throughout my contract dito sa Libelo. I'm very happy na naging kadete ako ng ship na ito na Libelo, and maganda yung mga places na napuntahan namin. I've been to beaches and snow and this place as well, so I'm very blessed na mapuntahan ko yung mga ganitong places na I've never expected na mapupuntahan ko. So right now I think it's time to go kasi mabibitin tayo sa oras. Gusto ko mang magstay pa ng mas matagal pero mabibitin kasi tayo and baka iwan tayo ng barko. And may bibirin pa rin kasi ako sa grocery sa baba. So siguro I'll just stay for 5 minutes and enjoy ko lang yung ganda ng view. Okay guys, I think it's time to go na pababa kasi it's already 3 PM and of course kailangan natin bumalik on time. And nanap ko lang yung way pababa. Ooh. Let's make a wish. So hinahanap ko lang yung pababang part. Hindi ko mahanap kung nasaan ba. Hindi ko alam kung ito ba o ito ba. I don't know. I guess dito ako nang galing kasi, pero pwede rin dun. I don't know. Pero mahalaga makababa tayo ng safe. Pinuntahan natin to. Kailangan natin makabalik. I guess very challenging din yung pagbaba, especially sa part na to kasi walang tali. So ito yung bababa natin. So design ganyan, ganyan, hanggang dun pababa, papunta dun sa city. Tara, simulan na natin at matagal-tagal siguro to. It's 15:11 or 3:11 and tingnan natin kung gano'n natin siya kabilis mababaan. Kapit lang tayo sa ropes while going down para mas safe. And kung madulas man tayo, yes, meron tayong pagkakapitan. I feel like mas madali yung pagbaba, of course, pero mas dahan-dahan lang tayo, pero hindi siya mas challenging katulad ng pag-akyat. So ingat-ingat lang, conscious lang dapat tayo sa nilalakaran natin, and presence of mind, of course. Oh! Presence of mind. Saan na yung dinaanan ko kanina? This one is harder than I thought. So hindi tayo pwede magpa-slide kasi nakakatakot, baka magtuloy-tuloy tayo. Dito tayo nanggaling kanina. So dito yung view kanina, natakot ako. And dito tayo sa grassy part kasi mas stable dito and mas madaling bumaba. Yep. Oops, be careful sa mga rocks. Kasi pag nagtuloy-tuloy yung rocks pababa and meron palang tao sa baba, kawawa naman. So ingat-ingat lang tayo, careful lang. Like before 30, nasa baba na tayo, or 35, 40, nasa baba na tayo. Kasi kailangan pa nating bumalik sa trabaho. May trabaho pa tayo, guys. Talagang pinalabas lang ako ng official ko kasi nga gusto niyang i-enjoy ko yung pagbabarko ko, yung kontrata ko, kasi bababa na ako sa 6, sa July 6. So, kung hindi niyo natatanong, ngayon ay June 27. So, malapit na matapos yung kontrata ko. Wow! Matitignan mo dyan tayo nang galing kanina. Ooh, nakain natin yan. And feeling ko dun ako tumambay sa cliff beside. So tara, salip natin to. So we wanna make sure na tingnan nyo naman yung nangyari sa paa ko. Nandun na lahat yung mga bato. So we wanna make sure na nakapit tayo sa hello! Huwag sanang may mahulog.
please. Yeah. Kita nyo yan, yung mga ganyang kalaking bato. Hindi siya stable ah. Patong-patong lang siya. So, nakakatakot kasi pag, what if pag ganyan-ganyan ako sa taas. Tapos madali ko siya. Eh, sa baba. Tapos madali ko siya. So, we'll choose this one. Choose this path. Wow. Ganda oh. Parang ano lang siya, patong-patong lang na mga stones. So, feeling ko anytime. Hindi siyang mahulog. That's what makes it so exciting. Ulalalalalala. So may mga cables din pataas kasi 'di ba nga may cell tower sa taas. Papaslide-slide na lang ako while holding the rope. So 'yun na lang yung plan natin. Kasi tinanya. Very smooth lang 'yung pagbaba ko. Ganyan lang. Diba? So yeah. So ganyan lang, slide-slide na lang tayo. So okay, magandla. Oop. Lalaban naman natin yung sapatos natin bago tayo umulis. Oop. So yan, slide-slide na lang tayo. So hindi natin alam kung gano'n nakaraming bato. Pwede natin mayuwi sa Pilipinas style sa ginagawa ko. Kung nanonood ka man ba, sana nag-i-enjoy ka din. Kasi ako nag-i-enjoy ako ma. Ang perk sa barko namin is maliit lang yung barko namin. So nakakapunta kami sa mga remote islands. So mas napupuntahan namin yung mga places na hindi kayang puntahan ng mga malalaking barko. So katulad dito, kasi yung papasok dito kanina is very narrow. And feeling ko limited lang ng mga barko yung mga nakakapasok. And lucky for us, we have a smaller ship. So mas nakakapasok kami sa mga maliit na lugar. Same din dun nung nasa Caribbean ako. May mga islands kami na napupuntahan na hindi na pupuntahan ng mga malalaking barko. It's because yung barko namin is napaka-late lang. Our ship is around 9,000 na gross tonnage lang. And we have maximum of 200 passengers. So very small lang talaga yung cruise ship namin. It's considered as mega yacht. So andun lang siya sa part niya. And mas nag-enjoy din ako dito sa mga buhangin sa pagbaba ko. It's very fun. So yeah, nandito lang tayo ngayon sa bottom part of the mountain. So it's 15:30, so nakuha natin siya around 15 minutes lang. So overall, sobrang nag-enjoy ako sa experience. Dami ibon. Sobrang nag-enjoy ako sa experience. And I didn't expect na ganito yung makakaharap ko for this hike. And yun lang. Guys, thank you so much for watching my vlog. And thank you so much. Oop, ibon. Thank you so much guys for watching my vlog. Thank you so much for watching my videos. I appreciate it. Sorry, meron lang maingay na ibon na gusto sumali sa vlog ko. So, sana nag-enjoy kayo sa ating mini vlog na ito sa pag-akyat natin dito sa bundok. I don't know kung anong tawag sa bundok na to. Pero if meron man, lalagay ko yung pangalan sa screen. Pero ngayon, I'm very happy na nakagala ko. Na-enjoy ko yung remaining days ko sa barko. And we'll see you guys on my next vlog. Guys, andito tayo sa bonus and bumili na ako ng ice cream. Okay, ang bilis siya sa box, 4 na piraso, maganda.